Hello po, magandang araw. Tuturuan ko po kayong gumawa ng simple decor dito po sa black pot natin. Unang-una po, kailangan natin ng mga pangkulay. Yan lang po yung ginamit kong pangkulay. Magtitimpla na lang tayo pag wala yung hinahanap natin kulay na ilalagay dito. Simpleng design lang po yung gagawin natin para po may idea kayo paano gumawa ng pot decorator. Unang-una, plain lang po siyang pot na nabili natin dito sa market. Ipinturahan natin siya ng plain white. Palibas na magaang po siya, kailangan natin ng pabigat dito sa ibabaw. Pero kung mabibili niyo po yung pot na base na pwede siyang clay, kahit hindi niyo na po siya patungan dito sa ibabaw, okay na po yan. Mabigat na siya. Lalagyan natin siya ng una-una white color, pinaka base dito sa likod para medyo mabuhay natin yung pinaka ide-decor natin. Lagyan lang natin siya. Ang maganda po dito sa kailangan din, meron din kayong ganito, yung banding wheel. Tawag dito sa banding wheel para sa decor. Ito rin yung mga ginagamit sa cake. Kung meron kayo sa bahay. Pwede rin naman siyang mano-mano. Kaso nga lang, pag minano-mano nyo, matagal siya. At saka minsan may tendency na hindi pumunta yung kulay nyo. Unlike po na meron kayo nito, mapapaganda nyo po yung inyong design. Ayan po. Para po sa mga baguhan lang po siyang magagamit itong banding wheel, kung hindi pa po kayo sanay, ang pinaka pattern po nito, ito pong pinaka sakong nyo, idikit nyo po dito sa pinaka table. Yan po. Tsaka nyo po siya paikot para hindi po gumagalo yung kamay nyo. Para sa makababa na dito sa pinakababa. Pero kung medyo sanina naman kayong gumamit itong banding wheel, pwede na rin po siya nakahit nakahang yung kamay niya. Okay na po niya. Ito po, pagkatapos po natin siyang putian lahat, hanggang baba, ang kailangan lang po natin dyan is maputian natin yung pinaka-background niya. Magpapaikot-ikot lang po kayo. Ayan po, nakikita po natin. Hanggang sa pumantay po yung kulay natin. Mula sa taas, from the top, hanggang baba po yan, ganyan po, kaya ikutin nyo lang po siya. At least, mapapantay natin yung kulay natin. Depende po sa kapal na gusto nyo, kung ibabaklo nyo, pwede pong light lang, pwede yung light, pwede yung dark, depende po sa inyo. Pero ang hinahanap po natin is mapantay po natin siya. Ayan, pag medyo nakikita na po natin na medyo pumapantay na po, okay na po yan. Next naman po is dito na tayo sa pinaka, kasi nabili natin pa at meron siyang kanto-kanto. Maganda sana kung plain lang siyang nabili niyo, hindi na kayo mahihirapan. Ito po yung ima-manual natin. Para lang po kayong napahi dito ng para lang po kayo naglalaro dyan. Ito po magandang libangan to pag nasa bahay kayo. At least sa natututo po tayong magpintura ng pantay. Ito lang po yung pinaka ano niya. Basic lang pong pagpapahid ng pinturang white, pinaka background niya. Pero kung meron kayong alam na mas mapapabilis kayo magpintura ng background, kasi kanya-kanya po kasi yung style sa pagpipintura. Ayan po, pag medyo puti na po siya, kita po natin. Patuyin lang po natin siya ng ilang minuto. Okay na po. Pag napatuyo na po natin siya ng ilang minuto, habang nag-aantay tayo, nag-iisip na po tayo kung ano ibabakaroon natin. Parang gusto kong ibakaroon itong kulay blue. Parang pinaka-light blue niya yung pinaka-base. Okay. Ito na po. Parang medyo natutuyo-tuyo na po siya. Ang gagawin po natin is lagay na po natin kagad sa ilalim, lagyan natin ng pabigat para hindi po siya matumba.
Ito po yung nakita kong maganda-gandang kulay na pang background. Dalawa po yung gagawin natin. Isa pong blue, light blue, at saka po isa pink, isang pink po. At depende rin po sa inyo kung ano pong gusto nyong kulay. Pero, kasi iba gusto mga light colors. Ito na po. Hindi lang po yun. Ayan po. Actually po ito, tinimpla ko lang din po ito. Kulay white to at saka kulay blue. Pinagsama ko po siya. Mix dito sa lalagyan. Kaya po, hindi po siya ganun kadark yung pagka-blue niya. Ayan po. Habang nagpapaikot-ikot po tayo, ayan, ikot-ikot lang po siya, ikot ng ikot. Napakabilis po maglagay ng background pag meron pong banding wheel. Kasi po, kung wala po, imamano-mano natin. Minsan, ang tendency nyo, dumidikit pa sa kamay eh. Hindi kagaya na may banding wheel. Ayan po. Pantay na pantay po yung ano niya, yung pahid na kulay niya. Ang technique po dyan, mula taas, gagalaw niyo yung brush niya na pababa. Gumagalaw pababa yung brush niya. Pagkatapos na po tayo magpaikot-ikot at napaikot niyo na po siya, patong lang po ng patong. At pag napatungan niyo na po siya, wala na, tapos na. Okay. Tutuyuin po natin uli siya ng another siguro mga 5 minutes. Depende sa ikuhula niya, matutuyo na po agad yan. Ito pong isa natin, lalagyan natin ng kulay pink. Para naman sa ganon, dalawang kulay ang magagawa natin. Ang pink ko po, gagamit po ako ng kulay white. Kasi wala tayong kulay pink eh. White. At saka red. Kukuha lang po tayo. Kukuha lang po tayo ng kulay white. Ito po. At kulay red. Paghahaluin lang po natin niya, inimix lang po natin niya, lalabas na po siyang kulay pink. Nagdagan natin ng kulay white. Tapos, depende po sa tingkad na ilalagay nyo yung kulay red. Para kung gusto nyo matingkad na pink or light lang na pink ang gagawin nyo. Pwede naman po. Depende po sa inyo. Ititimpla nyo. Pero dalawang kulay lang po talaga yan. White at saka kulay red. Para po maging pink siya. Hindi nyo na kailangan bumili ng marami kulay. Magpapatimpla pa kayo sa gawaan ng kulay pink. At least ito, konti lang kailangan nyo. Konti lang matitimpla nyo. Ayan. Pag okay na, natimpla nyo na. Okay. Tungan ulit natin kasi medyo kailangan natin ng medyo mabigat. Ito na po. Ipipintura na po natin ang kulay pink. Ayan po. Ganun lang po siya, kadali. Pagkatapos niya po siya, bali lagi po pababa yung pahid ng brush. Unti-unti niyo po siyang ipapahid pababa. Para po maging bantay ang kulay niyo. Kailangan po lagi ang ikot sabay sa pahid. At isa pa po, pagka po napapahid kayo, huwag nyo i-stop. Kasi pag in-stop nyo, magkakaroon po siya ng buong ganyan. Nakikita nyo po. Kailangan ng technique po dyan, habang pinaiikot nyo po siya, ang hago ng brush, papitik. Papitik palayo dun sa base. Para po, hindi siya nagbubuo-buo. Nakita nyo po. Ayan na po. Meron na po tayong dalawang
color blue and color pink. Ito yung dalawang color natin. Patutuyin lang po natin siya ng ilang minuto. Pag napatuyo po natin to, tsaka natin siya lalagyan ng design. Habang pinatutuyo natin siya, ang gagawin po natin ay magagawa po tayo ng pattern. Pattern po para po sa design natin. Ito po, isang karton. Karton ng Goldilocks. Sponsor. Ito pong karton natin. Drawing lang po natin siya. Kasi ako, sanina ako, direkta na akong naglalagay dito ng design. Halimbawa po, lalagyan ko po siya ng flower. Hindi ko na po siya nilalapisan. Palibasa po, bago lang po tayo, nagtuturo po tayo. Kumuha po tayo dito ng korting flower. Mag-drawing lang po tayo ng depende sa flower na gusto niyo. Ngayon, meron po. Tapos, gupitin nyo lang po siya ng paganito. Ito na po siya, flower. Ngayon, ang gagawin po natin, kung tuyo na po yung ating base, idikit nyo lang po siyang ganyan sa flower. Tapos, kailangan din po natin ng lapis. Kailangan po natin ng lapis. Huwag yung masyadong idiin ng lapis. Parang may guide lang kayo. Ayan. Para meron lang siyang guide na nilagyan nyo siya ng lapis. Ayan po. Pag meron na po siyang, hindi po siya kita yung lapis. Pero, meron na po siyang guide. Ito po yung kulay pink, medyo tuyo na rin po siya. Lagyan din po natin siya ng lapis. Parang pinaka-guide lang po. Pero kung gusto niyo po talaga siya ikorte, pwede niyo naman po. Tuturuan ko po kasi kayo kung paano magpahid po ng pangkulay. Ang mahalaga po na andyan na po yung pinaka-pattern. Ayan po. Ayan po, meron na po siyang pattern. Ngayon, lalagyan po natin siya ng color yellow. Parang gusto natin na medyo makulay yung ating pot. Lalagyan natin siya ng kulay yellow. Ito po. Nagamit po tayo ng brush na manipis. Ito po, meron po siyang pattern. Ang brush po natin is kailangan po medyo maliit lang po para po pag gumawa tayo ng flower is medyo hindi natin siya malaking tignan. Ipipitik nyo lang po siyang ganun. Yan po. Ang pitik po niya is papunta sa loob. Yan guys. Loob palabas. Ayan, para lang po kayong naglalaro po niyan. Ayan, ganyan lang po ng ganyan guys. Kasi kung iisipin mo, mas maganda yung wala ka ng pattern. Kasi nai-coconnect mo yung pinaka flower niya. Okay, nakita po natin. Ayan. Ayan. Gawa tayo ng korting sa flower. Ito yung kanina mga pattern na inano natin, yung sinulat nating pattern.
Tutuyuin muna natin yan. Para habang pinatutuyo natin, ito namang ustag yung nalagyan natin. Yan, medyo mabusisi lang talaga ang gawin niya. Pag medyo tuyo na yung isa, patungan na natin uli ng isa pa. Kailangan kasi medyo matingkad para maganda siyang lagyan ng ano, shading. Okay na. Ito, papantayin na lang natin siya. Eh, medyo matingkad na to. Matutuyuin muna natin, tapos lalagyan na natin siya ng dahog. Buha tayo ng kulay green. Ngayon, pag nagdahong kayo, pag hindi pa kayo sanay at hindi nyo pala kung saan yung ilalagay, maglagay na lang kayo ng korting dahong sa gilid. Kung saan nyo gusto lagyan ng dahong, pwede dito sa baba, pwede sa taas. Mag-drawing na lang kayo. Kung gusto nyo, gumawa ulit kayo ng pattern. Pero pag kayo sa mga gumagawa na ng professional, direct na nilang nilalagyan ng dahong nyo. Ito. Kung magdadahong kayo, laging papitik yung dulo ng brush. Ayan. Para hindi nagbubuo-buo yung kulay niya. Ayan. Tapos yung kabila naman, ganun din. Para lang kayo nagkukulay ng kukulay sa papel. Pag medyo okay na, mukha ng bulaklak, ito namang isa. Ito, hindi ko nalalagyan to ng ano, ng guhit. Sa mga mga tansya na nila, kung saan nilalagay yung dahon, hindi ko nalalagyan ng guhit. Para mas mapabilis tayo. Laging papitik lang yan. Yeah.
Lumalayo na tayo sa camera. Ayan, kita nyo. Kung paano pitikin. Magsisimula ka sa taas, pababa, sabay, iaangat mo yung brush mo pataas. Iaangat mo pataas na ganun. Habang pinatutuyo natin yan, ibang step na naman ang gagawin natin. Lagyan natin ng kulay dark yellow yung pinakagitna niya. Para hindi na ubos ang oras natin. Ayan. Lagyan natin siya ng korting bilog. Bibilog lang kayo ng ganyan para magmukha lang siya sa flower. Ayan. Simple yung bilog lang ang gagawin nyo. Ayan. Mas maganda nga siya medyo dark ng konti kasi lalagyan pa natin yan mamaya ng pambuhay niya. Ayan, medyo na siya. Nagmumukha na siya sa sunflower. Itong isa lagyan din natin. Okay na. Pagkatapos niyan, ang ilalagay natin sa pinakagitna ng sunflower niya, color black. Para magmukha siyang ubod. Kuha lang tayo ng color black. Huwag na natin hugasan yung brush kasi black naman. Kulay black. Yung pinakagitna ng ubod niya, tutuldok-tuldokan niyo lang yan. Yan. Nakita niyo po yan. Lalagyan natin ng kulay black yung pinakagitna niya. Habang nilalagyan natin ng mga black yung gitna niya, natutuyo naman yung isa natin ginagawa. Depende sa inyo kung paano kayo magtitimpla ng hulay. Kasi may mga lagi biling ready na hulay eh. Pero ako kasi ilan lang yung hulay ko. Ako na lang nagtitimpla kagaya nito. Hindi siya black na black. O, nagkukulay ano siya. Para nagkukulay brown black siya. Yan namang isa. Ayan po. Habang naglalagay tayo ng ganyan, mga black-black. Tuyuin natin siya. Dito naman tayo sa shading. Lalagyan natin ng shading yung pinaka dahon niya. Ito po kulay jade green. Konti lang kailangan natin dito, guys. Ayan po. Kanya po yung green. Lalagyan lang po natin yung pinakagilid na gilid lang po niya ng kulay dark.
para magbuhay po yung ating dahon. Yan po, guys. Nagmukhang dahon na po siya. Kung isa, pababa naman siya. Gilid lang po yung lalagyan natin, guys, para hindi po mukhang punong-puno siyang tignan. Okay na po. Lumuha na po siyang dahon. Idiretso na natin dito sa kabila para hindi sayang yung... Sunod naman, lagyan natin ang shading ang pinaka flower para tapos na tayo. Huwaka lang ng konti lang. Mix mo lang dito. Yung pagkuha ng ano, konting-konti lang, pinakadulo lang ng brush. Para pag nilagay mo sa gilid ng sunflower, mukhang buhay lang siya. Bubuhayin lang natin. Parang bubuhayin lang natin yung pinaka-sunflower. Yung mga gilid lang ang lalagyan niya para hindi siya mukhang pangit tignan. Nakadulo lang, dulong-dulo lang ng brush yan. Ano. Pipitik nila. Yan, okay na. Meron na kayong simpleng art design. Ito ganun din. Pinaka-final natin yung kulay green bago natin malimutan. Itong green, magpapabuhay ng ano, pinaka-gitna niya. Para magmukha talaga siyang ubod ng sunflower. Ayan na. Meron na kayong dalawang pot. Simple design lang po yan. Okay, ito na yung ating kung paano tayo gumawa ng Christopher pot design. Yung pinaka basic na ginawa natin na flower design decor. Para sa mga iba pang mga design,
check nyo na lang po yung Christopher Design Decor. I-like nyo na lang po yung page niya. Okay, maraming salamat.